Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Glory, glory. Amen. Amen. A blessed morning. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, sa oras na ito ay pinagpala po tayo ng ating Panginoon, although meron pong implement na GCQ sa aming pong bayang diocese, kaya po pinagbawal lahat ng mga gatherings, including yung mga churches. So, kaya nga po, no, about sa pagsamba, kinakailangan po talaga natin ito. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong extension na gawain dito po sa Labit. Amen. At isa pong karangalan para po sa oras na ito na minsan pa ay sama-sama tayong makatulong sa harapan at presensya ng ating Panginoon. Amen. This is the first Sunday na mayroon po tayong gawain ng umaga, right? Pangalawa na po, since na ngayon po ay tayo po ay nagkaroon po ng connection. So let us arise in the presence of the Lord at alam ko po na mayroon pong gagawin ng ating Panginoon. Amen. So as we start, let us sing the song Baruch Haba Bashem Adonai. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Inihiling ko po sa bawat individual na tayo po ay sa ating Panginoon at ibigay po natin ang oras na ito para po sa karangalan ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Oh, I worship you, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Thank you.
Amen and amen. So tayo po ay dadako sa ating pong Bible reading sa oras po na ito. Galatians chapter 4 verse 6. Ito po ang ating pong panimula ng ating pong pag-aaral o pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ang sabi pong ganito, "And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son unto your heart, crying, Abba, Father. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama." Tayo po ay panandali ang manalangin. Idulog po natin at ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pong sama-samang pagsamba sa oras na ito. Mapagpalang Diyos, Amang banal na may lalang ng langit at lupa, kayo na siyang pinagmumulan ng buhay at hininga ng lahat ng sangkatauhan, kayo po ang nagtalaga ng mga bagay na nariyan sa langit at narito sa lupa. Kayo ang makapangyarihang Diyos na nagkakaloob ng bawat pangangailangan ng iyong mga nilikha. Salamat Panginoon sapagkat sa umagang ito ay pinagpala mo kami ng kalayaan na muli sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus Kristo. Ay pinagtagpo mo kami sa dakong ito sa iyong santuaryo, Panginoon, upang patuloy o Diyos na makinig at lumago sa iyong kapahayagan sa huling kapanahunan. Isinasamo, Panginoon, ang iyong lingkod, ang mga kapatid na narito na, sila ng mga nasa biyahe pa, sila, Panginoon, na nakatakda na maging kabahagi ng aming sama-samang pagsamba sa dakong ito, mapagpalang Diyos. Dalangin ko na ihanda mo ang bawat puso ng bawat individual. Hayaan, Panginoon, na makita at maranasan ng bawat mga tagapakinig at sigit sa lahat sa mga narito, Panginoon, na magiging kaisa ng aming pagtitipon at ng pag-aaral ng salita. Lord, i-bless mo po ang bawat individual. Ipahintulot mo na maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong kapahayagan. Maging sila, Panginoon, na nag-iwan ng kanilang mga tahanan upang maging kaisa ng aming pagsamba. Dalangin ko ang kapayapaan, pagkakaisa, at patuloy na biyaya, Panginoon, ng bendisyon, Panginoon, ng pangangailangan, katagpuin sa pangalan ni Jesus Kristo. Mapagpalang Ama, narito po, Panginoon, ang iyong lingkod at dumadalangin ng iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. I-bless mo ang labi ng iyong lingkod. Paging dapatin mo, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy pong maging kapurihan sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, mapagpalang Diyos, at i-bless mo rin po ang mga talata, mga kapahayagan na aming pong matutunghayan sa oras na ito. Nawa, Panginoon, sama-sama kaming lumago sa iyong banal na presensya, sa iyong kapahayagan at sa kapangyarihan ng iyong pong pagliligtas. Salamat, Ama. Ito po ang dalangin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Okay, so tayo po ay makakaupo na. So, isa pong kagalakan na tayo po ay pinag-isa ng ating Panginoon sa dakong ito. Amen. So, kagaya ng ating inaasahan, ako po ay naniniwala na dahil po sa mga salita ng Panginoon ay inihahanda niya ang kanyang mga anak. Amen po ba? Sapagkat lahat po ng mga signs, lahat po ng mga tanda na nakatalaga sa Biblia ay narito na. Ito po ay nagpapahayag ng pangalawang pagbabalik ni Jesus upang kunin ang nasa kanya. Amen? At alam naman po natin, ang kukunin ng ating Panginoon ay yung may pagmamahal sa kanyang salita. Amen? So, hindi po sapat na tayo po ay merong inaatin ng simbahan. Hindi po sapat na tayo po ay membro ng isang iglesia o ng isang organisasyon. Individually, kinakailangan ay masumpungan tayo sa tinatawag na salita ng Panginoon. Ito po ay importante sapagkat ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay sama-samang nagsasamba, nagsisimba dahil po sa tinatawag na kaligtasan at para po sa tinatawag na pangunguna ng ating Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi po pwedeng ma-impress ang Diyos sa ating pagiging bahagi o miyembro ng simbahan. Hindi po natin ma-impress ang ating Panginoon bilang isa po sa tinatawag na Kristiyano sa titulo.
Kundi tayo po mga kapatid ay nagiging karangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaunawa, pagkakakilala sa kanyang salita. Amen po ba? So ito po yung importante sa ating mga mananampalataya, na tayo po ay makita sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hindi po ma-identify sa pangalan ng simbahan. Amen ba? Kaya lahat ng mga itinakda ng ating Panginoon na narito sa mundong ito sa huling kapanahunan ay kinakailangan maitala sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Amen? Sapagkat ang kapahayagan ng Diyos, ito po yung malinaw na maaaring mag-develop sa atin patungkol sa kalikasan ng eternal. Amen po ba? Sapagkat ito po ang isa pong disenyo ng ating Panginoon na tayo po ay makonform saan sa mga eternal na bagay. Amen? So let us continue sa ating pong pagpapatuloy. Ito po yung ating pong last Sunday na nabigyan po natin ng daan, at itatouch lang po natin ito sapagkat para po magkaroon tayo ng tiyatawag na malinaw na pagkakakilala at pagkakaunawa sa continuation ng ating pong tiyatawag na pag-aaral. Amen? So, ito po yung last week topic po natin, to be born of the Word and Spirit, no? Yung kapanganakan po sa salita at sa Espiritu, napaka-importante po ito na tayo po ay ipanganak, no? Galing sa salita at mauuwi tayo sa Espiritu sapagkat God is Spirit. Espiritu po ang ating Panginoong Diyos. Pag sinabing Espiritu, hindi niya po pwedeng gawing anak ang makalaman. Hindi niya po pwedeng gawing anak ang mga temporal. Amen po ba? Kaya inaanyuan tayo ng mga eternal na bagay sa pamamagitan ng Espiritu niya at kapangayagan. Amen? Okay, let's continue. Sabi dito, no, sa ating napag-aralan. Now, no matter what church he belong to, how good his live, or what procession he had, he's got to be born again. Ano man daw po ang kondisyon ng isang tao, ano man daw po ang kanyang simbahang kinaaniban, gaano man daw po siya kabuti sa kanyang pamumuhay, ano man daw po ang kanyang degree, ano man daw po ang kanyang profesyon, ano man daw po ang kanyang kalalagayan sa buhay, kinakailangan daw po na siya ay ipanganak na muli. Amen? Kaya po yung born again, hindi po ito iglesia, hindi po ito simbahan, hindi po ito organisasyon, at lalong hindi po ito pangalan ng tatawag na simbahan, kundi ang born again, ito po ay malinaw na kinakailangang maranasan ng mga anak ng Diyos. Amen? Importante po yung kapanganakan muli sa Espiritu sapagkat ito po ang dahilan upang maipanauli tayo sa kondisyon ng Diyos. Amen? Amen? Hindi, ulitin po natin, hindi sapat ang pagsimba. Hindi sapat ang pag-attend sa gawain. Hindi sapat ang pagsimba sa simbahan. Kinakailangan mong matutong sumamba. Amen. Iba yung pagsimba sa pagsamba. Pagsimba, ulitin po natin, no? Directly. Pagsimba, ibig sabihin, yung iyong presensya o ang iyong katawang lupa ay papasok sa tahanan o simbahan. Yung po yung pagsimba. Yung ginagawa po natin physically, yung ating pong katawag na natural birth na ito, ito po ang katawag na pag pumasok tayo sa simbahan ito, tayo po ay sumisimba. Amen? Ngayon, pag sinabing pagsamba, ito po ay ang katawag na pagkakaunawa o pagpasok sa katawag na presensya ng Panginoon through understanding the Word. Amen? Kaya yung pagsamba, ito po ay nagaganap sa pamamagitan ng pag-agrimo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat yung salita ng Panginoon, dito nahuhubog ang totoong pagsamba. Hindi tayo makikitaan ang totoong pagsamba pag hindi natin alam batid ang kapahayagan ng Panginoon. Amen? Sapagkat hindi mo po pwedeng masamba ang ating Panginoon pag hindi mo kilala ang kanyang salita. Kaya ulitin po natin, magandang maging Kristiyano sa salita. Amen.
Hindi sa pagiging bahagi ng simbahan, hindi sa pagiging miyembro ng isang iglesia. Pag ang isang tao na born again lamang, sinasabi niya, naging Kristiyano, sa pamamagitan ng simbahan, kulang yan. Amen! Kulang yan! Pag sinabing naging Kristiyano saan, dahil ikaw member ng Baptist Church, Methodist Church, naging Kristiyano ka dahil membro ka ng katawag na Pentecostal Church, hindi yan sapat na para maging simba, maging Kristiyano ka. Ang totoong Kristiyano ay merong kung related siya sa salita ng Panginoon, kapahayagan ng ating Panginoon. Ito po ang totoong Kristiyano. Sapagat ang Kristiyano, dinadala mo ang pangalan ni Kristo. At pag sinabing dala mo ang pangalan ni Kristo, hindi lamang pangalan ang dala-dala mo, kundi ang kanyang kapahayagan ay dala mo. Yan po ang totoong Kristiyano. Amen! Kaya nga, marami po talaga ang tatawag na hindi nakakaunawa ng tatawag na pagsamba. Alam niyo kung bakit, kapatid sa Panginoon? Marami po talaga ang maiiwan. Bakit ka mo? Sapagkat maraming mga tao alam lamang ang relihiyon. Hindi totoo alam ang relasyon. Are you with me? Kaya kapatid sa Panginoon, kung makikita po natin, sabi nga nun, he's got to be born again. Kinakailangan niyang maranasan ang kapanganakang muli. Sapagkat ang kapanganakang muli, God bless you po, sister. Ang kapanganakang muli, ito po yung authentication ng pagiging mananampalataya mo. Ang kapanganakang muli sa Espiritu at sa tubig at sa salita ng ating Panginoon, dito ka nakukonform, dito ka nahuhubog bilang isa sa mga babalikan ng Panginoon. Tandaan niyo po, mga kapatid, halos wala na pong panahon pang matitira. Hindi na po ito panahon para po tayo magbaliwala. Sapagat nandito na po, nasa ilalim na po tayo ng tatawag na dark age. Yung madilim na kapanahunan. Sabi po yan sa Biblia. Kaya kinakailangan Bible-related tayo sapagat ang panahon natin kinalagyan, makikita mo ito sa loob mismo ng Biblia. Kung saan ka nakatayong panahon, tignan mo yung Biblia, naroon ang bawat panahon. Sapagat ang Biblia ay tumutukoy, uma-address sa mga bagay na nangyayari sa ating mundong ginagalawan. Amen. Amen! At ang kabuuan ng lahat ng ito ay kinakailangang may uwi sa tatawag na disenyo ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo talaga, kung concern ka talaga kapatid sa tinatawag na pagiging kaligtasan na sinasabi ng Panginoon, umalis tayo sa ating pangrelihiyong doktrina. Umalis tayo sa pangrelihiyong sistema. Lumapit tayo sa purong salita ng Panginoon sapagkat dito natin masusubukan ang totoong kalikasan ng Diyos. Sa salita ng ating Panginoon, walang halaga ang pangalan ng simbahan. Tandaan niyo po, noong unang panahon, wala pong pangalang Baptist, Methodist, walang Catholic, wala pong lahat ng mga pangalan, wala po yan noon. Nagkaroon lamang po ng mga ganyang pangalan nang nagkaroon po yung mga tao ng damdamin para manguna, pangunuan ang isang gawain o isang organisasyon ng pagsamba. Diyan lamang po yan. Pero alam niyo po mga kapatid, nung unang-unang kapanahunan ng mga alagad, ng mga apostol, wala pong mga Methodist, Baptist, wala pong mga oneness, walang Trinitarian, wala pong Catholic, wala pong Iglesia ni Cristo, wala po lahat yan. Purong salita lamang ng ating Panginoon. At sabi nga nun, ito po ay tatawag na sangkap ng Iglesia ng Panginoon. At hindi po ang Iglesia ng Panginoon, hindi po ito pangalan ng simbahan. Kundi ito po ang tatawag na mystical body of Jesus Christ. Amen. Yung pong ibig sabihin po ng katawan ni Kristo. Yung pong ibig sabihin ng Iglesia ni Kristo. Hindi po Iglesia na denominasyon. Hindi po Iglesia na organisasyon. Ang Iglesia ng ating Panginoon ay ang mystical body na kinasabi ng banal na kasulatan na kanyang babalikan, iipunin sa huling kapanahunan. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Come out from her, my people. Saan? Umalis tayo sa mga sistemang pangsimbahan. Umalis tayo sa sistemang pangrelihiyon. Dumako tayo kung nasa saan natin totoo makikilala si Kristo sa pamamagitan ng kanyang purong salita. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, ang Iglesia nito, isa pong pinagpala ng Panginoon. Yes. Upang umalis sa lahat ng doktrina ng oneness, Trinitarian o ano paman. Sapagkat wala pong
ililigtas na Trinitaria ay walang ililigtas na oneness sapagkat yan po ay bahagi lamang ng grupo, organisasyon na binubuo ng pamantayan ng isip ng isang simbahan. O doktrina o man-made doctrine. Kinakailangan nating lumapit sa purong salita ng ating Panginoon sapagkat dyan natin makikilala ng lubos ang pagiging tayo before the foundation of the world. Yes. Amen. Ito po ang unang-unang makikipag-unawaan natin. Pag ikaw po ay dumako sa simbahan ng ating Panginoon, hanapin mo ang purong salita sapagkat dito mo may encounter ang Diyos. Kasi pag ako po, halimbawa ako po, for example mga kapatid, kung ako po ay miyembro ng Baptist at ako po ay pastor ng Baptist, isa lamang ang gagawin ko sa inyo, gagawin ko kayo mga Baptist. Kung ako po ay pare ng Katoliko, isa lang ang gagawin ko sa inyo, gagawin ko kayong Katoliko lahat. Kung ako po ay miyembro ng Presbyterian at ako ay pastor ng Presbyterian, gagawin ko kayo lahat Presbyterian. Pero pag tayo po ay tumatayo sa salita ng Panginoon, maiwawakis tayo, may tutulad tayo sa salita ng ating Panginoon. At yan ang eksaktong ikaw. Yan ang eksaktong ikaw, ang salita ng Panginoon. Walang bagay, sabi sa Bible, walang bagay na lalikan ng hindi sa pamamagitan niya. Sino? Ng salita, ng berbo ng Diyos. At ito ang hinihintay ng ating Panginoon sa huling panahon. Nagbabangon ang lahat ng mga totoong mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi po babangon dahil sa Trinitarian, hindi babangon dahil sa oneness, kundi babangon sa purong salita ng ating Panginoon. Kayong babalik kayo without wrinkle and spot. Kaya sabi sa Biblia, ang babalikan ng ating Panginoon, yung walang batik na kulubot at mga batik-batik, bakit ka mo? Ang batik-batik na yan, yan ang nagbibigay, nagtatawag, yan ma-identify ang organisasyon ng simbahan. Yan ang batik-batik na sinasabi. Yan po yung nagpapadumi sa tao, bakit ka mo? Dahil naglilingkod sila dahil sa pamamagitan ng organisasyon. Hindi po pwedeng ganun. Amen? Sapagkat ang Panginoon, hindi siya pumakasi sa organisasyon. Siya po ay sumasama sa totoong mga kaloob, totoong salita niya na ipinapahayag sa huling panahon. Amen. In every ages, meron pong allotted message ang ating Panginoon. At ang mensahe, tignan niyo po mga kapatid, ha? Ang mensahe ngayon ay rapturing message. Ang mensaheng dapat marinig ng mga tao ngayon ay hindi yung aral ng mga Baptist, hindi yung aral ng mga Methodist, hindi aral ng Trinitarian. Ang dapat marinig ng mga totoong Kristiyano ngayon ay ang rapturing message. Sabagat dito tayo pa-approach, dito tayo papunta. Dito yung event na ating inaabangan. Ito yung event na ating mararanasan, yung katawag na rapture, yung pag-agaw, caught up. Ito po yung importante na marinig ng mga mananampalataya. Hindi po mahalaga sa Panginoon kung ilang taon ka na, kung bata ka o matanda ka na. Sapagkat hindi pinapahalaga ng Diyos yung edad. Ang pinapahalagahan ng Diyos, yung puso. Kaya sabi ng Panginoon Samuel, hindi ako tumitingin sa panglabas. Tumitingin ako sa puso sapagkat dyan niya na-identify kung siya, ang tao ay totoo niyang anak. Kapag ang totoo niyang anak, hindi nakikita dahil tayo po ay bahagi ng iglesia, kundi nakikita niya kanyang tunay anak sapagkat merong kang kapahayagan sa puso mo na galing sa kanya. Yan ang katotohanan, kapatid. Kaya sabi nga ganyan, no? Kinakailangan sabi, no matter what church you belong to, how good his live, what profession his had, he's got to be born again. Kasi sabi ganun, liban lamang ipanganak ka muli. No, ay doon galing makakapasok sa karya ng Panginoon. In other words, kinakailangan mong ma-experience talaga ang born again kapanganakan. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, kinakailangan panganak sa tubig at espiritu. Bakit gamo? Ang importance ng tubig, sabi ganun, for the remission of sin. Ibabautis mo ka sa tubig para po for the remission, paghuhugas ng kasalanan. Alam po ba? At pag ika'y naibangon na, kinakailangan doon mangyayari ang kapanganakan mo sa Espiritu.
At ipipag-ipig ang isang Kristiyano pinanganak sa Espiritu sa tubig ng ating Panginoon, siya po ay mahuhugog sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Okay, let's continue. That intellectual has got to be cast down and the new creature in Jesus Christ. Yung ating daw pong mga intelektual, ang ating mga karunungan, kinakailangan maibaba daw po yan. Amen po ba? Maibaba daw po yan at kinakailangan yung bagong pagkatao, bago nating identification, ay kinakailangan maranasan natin at makita kay Kristo. Amen. 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 Ito po yung totoong identification ng Kristiyano. Amen po ba? Na magkaroon tayo ng pagkakaunawa o pagkakonform, pagkakahubog kay Kristo. God bless you po, mga kapatid. Another one, a new soul in the heart has got to take root and it believes every time. Kinakailangan daw po yung bagong kaluluwa. Hindi po yung pangalawang kaluluwa, ibig sabihin yung binagong kaluluwa. Isa lamang po yung kaluluwa natin. Wala tayong pangalawang kaluluwa. Ang ating kaluluwa, binabago lang mo, kaya bagong kaluluwa. Ano po yan? In the heart has got to take root. Ito daw po ang kinakailangan mag-ugat sa atin. Amen mo ba? Yung bagong kaluluwa, yung nature mismo ng kaluluwa na galing sa Panginoon, ito daw po ang kinakailangan mag-ugat sa atin, mga mananampalataya. Amen? 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 And it believes every time. Wala kang ibang, wala nga tatawag na agduwa-duwa. Wala kang iba, wala kang pag-aalinlangan sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po sabi ko, ito daw po ay mas matalas pa sa tabak na magkabilang kali. At pinaliwanag po, sabi ko doon, yung salita ng Panginoon, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Amen? Bakit ka mo? Sapagkat yung kaluluwa, hatulan, yung espiritu babalik sa Panginoon. Amen? Okay, another one. To be born of the Word and Spirit brings us back to the spoken Word again. Ang kapanganakan sa salita at Espiritu ay ibabalik tayo saan? Sa binigkas na salita uli. It's bring you right back again into the place of where you should have been at the beginning. Tignan niyo po, no? Pansinin natin. Have been at the beginning ng panimula. Kapatid, kung makikita po natin yung sinasabing panimula dito, kung ano daw po tayo nagsimula, kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo nag-exist. Kaya nag-exist tayo saan? Sa binigkas na salita. Tandaan nyo, kapatid, nandito tayo physically sapagkat tayo po ay binigkas na salita ng Diyos. Hindi ka na exist, hindi tayo nailapat sa ating mga sa ng ating mga nanay, sa womb ng ating mga nanay, nang tayo po ay aksidente. Hindi, walang aksidente. Lahat ng mga anak ng ating Panginoon ay binigkas niya sa kanyang salita. Nag-exist sa kanyang salita. Naging Kristiyano sa kanyang salita. At the end of the time, babalik sa kanyang salita. Amen. Amen. Okay, kaya sabi, to be born of Word and Spirit bring us back to the spoken Word again. Kinakailangan yan, kapatid, na may panumbalik tayo sa salita talaga. Hindi po tayo kinakailangan manatili sa ano ang pundasyon, ang ano yung core values ng isang organisasyon. Pag tayo po ay yumayakap sa organisasyon, we are failed. Pag ang isang tao po yumayakap sa anumang pangalan ng simbahan, faithful sa simbahan, kapatid, hindi ka aabot sa inaasahan mong kaligtasan. Hindi ka po pwede maging tapat sa simbahan sapagkat ang simbahan ay literally babagsak yan. Kinakailangan maging tapat ka saan? Sa salita ng ating Panginoon sa Biblia, sapagkat diyan ka nagmula. Amen. Sa salita ng Diyos, diyan ka nagsimula. Kaya alam nyo, kapatid, nung ako po ay Trinitarian pa, makinig tayo, nung ako ay Trinitarian pa, nang kami po ay naglilingkod sa Panginoon sa ilalim ng organisasyon, ang buong akala ko, sapat na yun. Ang pagkakaunawa ko ay okay na yun sa Panginoon na ako ay lingkod niya, nagpapastor sa ilalim ng Trinitarian. Pero nang nakita ko, nung na-encounter ko ang salita ng ating Panginoon, nakita ko ang aking sarili, ang dami kong kulang.
ako'y nakikipaglaban pa, tatatawag na Trinitarian ako, lagi kong ka-debate yung mga oneness, lagi kong ka-debate yung mga Catholic, ka-debate ko lahat ng mga organisasyon. Ang galing ko makipag-debate. Pero nang nakita ako yung purong salita sa huling kapanahunan na nagbabadya ng tinatawag na catching away, yung pag-agaw, ito pala yung totoong salita ng Panginoon. Dito pala tayo binabago talaga. Dito pala tayo hinuhubog talaga. Dito tayo babalikan ng Diyos sa salita niya. Amen. Hindi sa Trinitarian, hindi sa oneness. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, pagmahal natin ang totoong Panginoon, ibig sabihin niyan, mahal mo ang kanyang salita. God bless you po, kapatid. Okay, from Ananas at yung mga labit, labit ng mga kapatidin from San Manuel Pangasinan. Amen. Okay, so, sabi kayo? Okay, bring us back to the spoken word. It's bring you right back again into the place. Ibabalik ka ulit sa yung lugar. At kayo, in unto the place of where you should have been at the beginning. Ibabalik ko tayo kung saan yung lugar na nagsimula tayo. Kaya yung salita ng Panginoon, ito yung tatawag na dadalhin tayo sa isang lugar na kung saan tayo nagsimula. Amen. Praise God. Kaya sa tanda po natin, ano? Dito nakita po natin, ano sabi ka, ano? No matter what church you belong to, walang pakialam ang Diyos kung anong pangalan simbahan mo. Walang pakialam ang Diyos kung saan ka nakatayo. Natatawag na intelektual mo kung anong pamumuhay mo, kung mabait ka man, kung ano man ang pamumuhay mo, wala dyan. Amen. Hindi yan natatawag na sukatan. Amen. Ang sukatan ay kinakailangang maranasan mong ipanganak na muli. Amen. Dyan ang totoong sukatan upang ma-identify tayo na talagang kukunin at babalikan ng Panginoon. Amen. Praise God. Okay, another one. From a little group of the true seed of the word, God will present Christ with a beloved bride. Why bride? Bakit bride? Sapagat yung bride speak about, ito po'y kumaklarify saan? Sa katawan ni Kristo. Yung bride, nobya, kaya natatawag marriage supper of the Lamb. Yung kasalan ng lamb o karnero, tupa, sheep ng ating Panginoon. Ano po ba? Yung kasalan, kaya dapat ma-identify po tayo dito bilang bahagi ng nobya. Ito po ang tatawag. Spiritual po ito. Hindi po ito pangalan simbahan. Ano po ba? Yung bride na ito, sabi nga, God will present Christ with a beloved bride. Bakit ka mo? Kasi kung babasahin mo yung dulong-dulo ng tatawag na Revelation. Yung dulong-dulo na, yung Book of Revelation chapter 22. Wala nang 23 na chapter ng book. Ang sabi sa Biblia, the Spirit and the Bride say come. Wala nang iba. Wala nang sabi, the Spirit and the Christian say come. Wrong. Hindi sinasabi na the Spirit and the Catholic say come. Wrong. Sabi, the Spirit and the Bride say come. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, ang identification ng kanyang katawan ay kanyang exclusively iniipon as a bride. Ma-identify tayo bride bilang bahagi ng nobya ni Kristo. Sabagat pag hindi mo tinanggap na nobya tayo ni Kristo, hindi tayo makakasama sa kasalan. Kasi yung rapture, kasalan yan kapatid. Yung rapture na sinasabi na yung pag-caught up sa atin in the air, meeting in the air, kasalan yan. In other words, ipakikipag-isa kay Kristo, yung ulo, yung capstone, at yung katawan, mag-iisa na siya. Amen? Dito mabubuo ang tatawag na plan of redemption ng ating Panginoon pag mailapat na yung capstone sa katawan. Ano po eh? Tayo yung katawan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ayun po ba? God is the head and we are the body. Amen. Amen?
at pina-identify sa huling kapanahunan yung body ng Panginoon through the bride. Bilang nobya, diyan na pinapa-identify ngayon, hindi sa Baptist, Methodist, Catholic, Presbyterian, o ano pa bang mga pangalan yan, hindi diyan pinapa-identify sa huling panahon sapagkat Biblia ang nagsasalita. Amen. Hindi doktrina, Biblia. Hindi credo, Biblia ang nagsasalita. The Spirit and the Bride say, come, may authority na yung Bride. At the Spirit speak about God. Amen. Speak about Elohim. Kaya Spirit speak about God and the Bride, katawan ng Diyos. Say, come. Diba? Diyan po tayo ma-identify kapatid sa Panginoon. Okay. From a little group of the true seed of the Word, God will present Christ with the beloved bride. She is virgin of His word. Tingnan niyo po. God bless you po mga kapatid. Oh, tingnan niyo po, no? Siya po ay birhen sa salita. Pag sinabing birhen sa salita, walang ibang dinadalang doktrina galing sa mga simbahan at organisasyon. Amen? Birhen sa salita. Pag sinabing birhen sa salita, wala itong ibang kinakasihan, wala itong ibang pinapaniwala ang doktrina. Amen po ba? Siya po ay birhen sa salita. She is a virgin because she knows no man creeds, man-made creeds or dogmas. Siya ay birhen sapagkat wala siyang kinikilala na mga credo ng mga tao, mga dogma ng mga tao, mga doktrina ng mga tao na binuo. Amen? By and through the members of the bride, will be fulfilled that all that was promised of God to be made manifest in the virgin. Kaya tingnan niyo po, magmamanifest talaga ito whether we like it or not. Kaya sabihin natin na kahit paniwalaan natin o hindi, pero magmamanifest ito sapagkat thus saith the Lord. Amen. Sapagkat ito ang sinabi ng Diyos, kaya mangyayari ito. Pag ang isang bagay ibinagsak ng Diyos, walang tao makapagpapatayo. Pag ang isang bagay ibinangon ng Diyos, walang tao makapagpapabagsak. Amen. Because why? Thus saith the Lord. Amen. Sabagay, ito'y sinabi ng ating Panginoon. Kaya sabi, by and through the members of the bride will be fulfilled all that was promised of God to be made manifest in the virgin. Merong pangako siya sa birhen, magmamanifest ito. We'll speak about the bride. Amen. Amen. Hindi magkakaroon ng nobya si Kristo na merong bahagi ng tinatawag na sangkap ng denominational na sistema. Eh ma, kundi puro lamang sa salita ang babalikan ng ating Panginoon. Let's go on for our main reading or main topic for this morning. Ang ating pong main topic, by Spirit, they are original. Naniniwala kayo? Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu, silang lahat ay original. Lahat ng anak ng Diyos, mga original, dahil sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka po pwede mga original, pero kinakapitan mo ang aral ng Baptist, Methodist, hindi ka po pwede maging original dyan. The original seed is the Word of God. Amen. Ang original na binhi na sinasabi, nagtatawag na sower of the seed, speak about the Word, salita. Diyan po ang original. Ano po yun? Espiritu. By Spirit, they are original. Let us go on for our main reading. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His, capital letter, Son, into your heart, crying Abba, Father. So ito pala yung naghahatid sa ating mga puso. Kaya meron tayong authority magsabi, Ama, Ama. Abba, Ama po yun. Greek word po yung Abba. Ang pangalan po ng ang salitang Abba, Greek word po yun. Ang ibig sabihin, Ama. Okay. Magkaroon po tayo ng quotation. This is the record. God has given us eternal life and this life is in His Son. Kaya kapatid sa Panginoon, iniipon tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Niniwala kayo? Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo.
No other name but the name of Jesus. Amen? Tayo po ay hinuhubog ng Diyos na makalangit na bagay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. Amen? Naniniwala kayo? Kaya yung eternal lahat, kinatawag na mga bagay na hindi kayang abutin ng mga paningin at pangunawa ng mga tao, yan po'y natawag na kalikasan ng Diyos. Eternal life, speak about yung nature ng Diyos. At yung makakaunawa lamang dyan ay yung may nature ng Diyos. Pero, sorry to say, pag hindi ipinanganak galing sa kaisipan ng Diyos, hindi kailanman mararanasan ang pakapanganakang muli sa Espiritu sa lupa. Lahat ng mga makakaranas ng tiyatawag na kapanganakan sa Espiritu, sila ay galing doon sa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Wala pa yung mga anghel, wala pa yung Milky Way, wala pa lahat ng atmosphere dito, wala pa yung mundo, wala pa yung buwan. Lahat ng bagay at lahat ng kanyang mga anak ay nasa kanyang kaisipan na. Nandoon na, umiikot lahat ng mga bagay. Buo na ang kanyang mga anak sa kanyang kaisipan lamang. Then, nang nagsimula siya magsalita, na-express ang totoong anyo ng kanyang kaisipan. At dito lumitaw ikaw at ako. Narito ka, kapatid, hindi aksidente. Narito tayo dahil hindi tayo po'y nag-iipon lamang dahil tayo po para ma-identify ng Kristiyano. Nandito tayo sapagkat tayo po ay hinuhubog ng Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y inaaralan ng Panginoon sapagkat ang aral sa muling panahon ay upang itapon natin yung mga bagay na nagaling sa lupa at tayo humarap sa isang katotohanan na patungo tayo sa eternal na bagay, bagay na kung saan ay walang hanggan. Dito tayo patungo. Kaya inaalis tayo sa mga intelektual na karunungan. Opo, pwede tayo magtrabaho, andyan tayo, kalikasan natin ito as a katawag na natural birth. Pero remember, you are chosen before the foundation of the world. Panghawakan mo ang pagkapili sa iyo ng Panginoon. Kaya ka narito sapagkat napakahalaga ng salita sa iyo. Kaya ka narito sapagkat unang-una, ikaw ay ina-identify ng Diyos sa kanyang binhi. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po, one of these days, malapit na, nasa gitna na tayo, nagtatawag the dark age, ang dito na yan. Yung paglaban ng mga Afghanistan, ng Hamas, and so forth, lahat ng yan, China, then yung pandemic na ito, meron pang kung ano-anong lumalabas na mga bagay, yan ay panimula na. Kaya, kapatid, ihanda mo na ang sarili mo. Tatagan mo na ang lahat sapagkat lahat ng babalikan ng Panginoon, dadaganan ng pinakamabibigat na persecution, dadaganan ng pinakamabibigat na mga pagsubok sa buhay, sapagkat yan ang identification mo sa huling panahon. Lahat ng mga nagtagumpay na mga mananampalataya at mga Old Testament saint, ang kanilang kawakasan, ang kanilang tagumpay, pero baliktad sa pangunawa ng mga tao, talo. Huwag na tayong lumayo sa nangyari na lang kay Jesus Christ. Kasi yan naman talaga ang ating imahe, matulad at kalarawan ni Kristo. Bago po si Kristo ma-identify, bago siya magkaroon, mag-resurrect, nakita ba sa kanyang kalikasan, kalalagayan sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita pa, na-identify ba siya na mayaman, mahayahay ang buhay? Wrong! Ang tagumpay ng Kristiyano na sa ilalim ng persecution, dito ka ma-identify yourself. Whether you like it or not, walang matagumpay na mga mananampalataya na namatay ng mahayahay ang buhay, mayaman ro. Ma-identify mga anak ng Diyos sa ila ng persecution. Tignan mo ang ginawa ng ating ni Jesus.
Ang akala ng mundo, talo siya. Di ba? Di ba? Ang galing-galing niya magpagaling. Ngayon, tingnan ko yung nangyari sa kanya. Nakapako sa krus. Di ba? Ginamit niya siya. Hinahamak siya, minamak siya ng mga tao. Pati yung isang bandits na kasama niya. Di ba ikaw, di ba ikaw yung tagapagligtas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Kung totoo man, tagapagligtas ka. Yung kanyang mga dinanya sa huling-huling yugto ng kanyang ministry. Sa paningin ng tao, talo siya. Pati yung diablo, talo siya. Ang pagtingin ng diablo sa kanya, talo siya sapagkat siya ay nabayubay sa cross na matay. Talo na, nagbunye. Sabi nga, nagbunye mga tao. Ewa? Ha? Pero nangyari. Pangatlong araw, bumangon siya. Kaya tayo ngayon during this pandemic. Kaya kami kapatid narito ngayon kasi pinagbawal yung mass gathering doon sa amin. Bawal po ang maghimong kasimbahan. Ha? Pero about sa book of Hebrew, huwag nating kalimutan daw ang pagtitipon. Amen? Kaya nandito po tayo. Maraming mga kasama kong pastor, I don't know. Pero mostly lahat, staff lahat. Yung iba, nasa bahay na lang. Pero hindi tayo titigil. Sapagkat importante ang salita sa atin. Hindi importante kung sino tayo sa mundong ito. Hindi importante kung ano identification natin sa mundong ito. Kinakailangan ang identification natin ay galing sa ating Panginoon. Amen? Okay. So sabi ka na, hallelujah. He that hath the Son hath that eternal. Siya na nasa anak ay merong buhay na walang hanggan. Life eternal. And he that hath not the Son hath not eternal life. Siya na wala ang anak sa kanya, wala siyang buhay na walang hanggan. And those who had that life were in him before the foundation of the world. They were chosen in him before the foundation of the world. The great royal seed, Jesus Christ, was planted. He died. And that life was in him, came up through the wheat plant, and it's reproducing itself in multitudes of sweet seed, having the same life in him. Tingnan niyo po, ito yung ipupre, ito yung palalabasin sa kanyang binhi. Tayo po ay bahagi ng binhi. Ito po ang identification, life same, having the same life in him, in them. Amen. Praise God. Okay. So kaya kapatid sa Panginoon, kung makikita po natin yung bagay na ito, tayo po, sabi nga nun, we're chosen in Him. Pinili niya tayo. Saan? Before the foundation of the world, paniwalaan mo yan. Sapagat pag naniwala ka dyan, isa ka sa babalikan na tinuhugog ng Panginoon. Kaya kapatid, tandaan niyo po, importante mahalin niyo ang salita. Amen. Mahalin nyo yung gawain ng Panginoon. Hindi yung organisasyon, hindi yung pangalan simbahan, yung pagtitipon, mahalin nyo ang pagtitipon ng gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay. Kaya, reproducing itself multitude of wheat seed. Amen? Kaya kapatid, i-identify ng Diyos kung sino ang isang Kristiyano. Kung sino siya na nagsasabing siya ay Kristiyano. They are Christ-minded. James chapter 2 verse 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world to rich in faith and heirs of the kingdom which had promised to them that love him? Tignan niyo po. Okay, makinig kayo. Identification natin ito. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world? Pinili niya yung mga aba sa mundong ito. Amen? Ano po? God hath not chosen the poor of his world, rich in faith and heirs of the kingdom which hath promised to them that love him. Pinili niya tayo, o na sa mundo ng mga
mga aba, amen po ba, sa mundong ito, na para yumaman, rich in faith, ito yung kayamanan mo. Amen? Amen. Ang kayamanan mo ay ang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya nga yung kayamanan, yung pananampalataya, ano yun, ano yung pananampalataya? Yung salita. Amen. Pag sinabing pananampalataya, eh ano yung pananampalataya mo? Walang iba kundi ang salita. Amen. Amen. Yun ang pananampalataya, yung salita. Kasi maraming alam, faith lang. Pero yung behind the word faith, yung nasa likod ng pangalan at tawag na faith, hindi alam. Ang faith, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero pinapaniwalaan mo. Yun ang faith. Pero paano mo paniniwalaan ang isang bagay kung hindi mo nadinig? Kinakailangan meron ka munang mapakinggan at meron kang ma-identify. Pag ito'y sinampalatayanan mo, yan ang tinatawag na faith. At sabi kapag payayamanin tayo, hindi sa pera, kayamanan, ginto pila, payayamanin ka sa pananampalataya. The just shall live by faith. Amen? Amen. Ang kanyang mga anak, ang mga matutuwid, ay namumuhay saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Sapagkat ang gumagawa sa kanya ay ang salita ng Diyos. Amen. Okay. Kuwat po tayo. Bago po tayo dumamo sa ating second service po. But rather seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all material necessities will be added unto you. Amen. Nakita nyo? Laliman po natin ng konti. Pero malalim na ma-identify nyo, makikilala nyo. Seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing seek ye first, mga kapatid natin bago ngayon, ano? Pag sinabing seek ye first the kingdom, speak about hindi para dito sa lupa. Kundi yung seek ye first the kingdom, mga usapang panglangit. Hindi usapang pangbagay, hindi usapang pang-teleserye ito. Hindi ito usapang pangwawawi. Ang usapang seek ye first the kingdom of God, yung mga bagay na salita at lingwahe patungkol sa langit. The language, heavenly language, siyempre po ba? And all, sabi, tingnan niyo po, kingdom and His righteousness. Kaharian, ito po yung nature ng Diyos at ito ang kanyang attribute. Kita niya? Yung righteousness ng Diyos, ito yung kanyang attribute. At pag masumpungan mo ito, kapatid sa Panginoon, and all necessities, speak about material matters, will be added unto us. Amen. Amen. Hindi ko mababayaan ng Panginoon. Amen. Believe it. Amen. Hallelujah. Sabi ganun, you, the people of God are not material minded. Tanggalin nyo yan, ha? Kinakailangan ito. Importante ito. Hindi material minded ang mga anak ng Diyos. Yes. Hindi nakapokus sa mga bagay na nagpapasulaklak ng damdamin na mga mapapahamak. Ang ibig sabihin, hindi magpapa-arose ng damdamin ng mga mapapahamak. Kasi yung ma-identify mo yung tao mapapahamak, alam mo kung bakit? Walang ibang inatupag kundi yung mga material na bagay. Ma-identify mo yung mga mapapahamak, yung mga tao na walang inisip kundi magpayaman sa buhay, ang goal nila sa buhay ay magkaroon ng magandang bahay, magandang buhay. Wrong! Hindi mo dyan ma-identify ang totoong Kristiyano. Sabagat ang goal ng totoong Kristiyano ay masumpungan niya ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Yan ang identification ng totoong Kristiyano. Kasi marami, whether you like it or not, don't get me wrong this one, this word. Maraming Kristiyano nagsisimba, ang dadawat lang ang kiniapo Diyos.
ng mga bagay na material. Marami nagsisimba para humingi lamang ng mga material na bagay sa Diyos. That is the truth, nothing but the truth. Amen! Pero ang mga totoong identification ng Kristiyano, nagtitipon tayo, kinasasabikan natin ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon at kikilos ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaunawa mo, pagkakabukas na iyong kaisipan sa salita ng ating Panginoon. Ito ang katotohanan na nagpapakilos ng Espiritu ng Panginoon. Because yung Word ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya tatawag na vindicated word of the hour. Yung kinasihang salita. Kung pwedeng mangaral ang sino man, matanda, bata, babae, bakla, tomboy, pwedeng humawak ng Biblia, pwedeng magsalita patungkol sa Biblia. Pero yung identification na tatawag na salitang kinasihan ng Espiritu, dito ma-identify, ito ay para lamang sa mga anak. Yung salita na kinakasihan ng Espiritu ng Panginoon, ito ay para lamang sa mga anak na babalikan. Kung pwedeng mag-imong, kaya meron na ngang dinales, simbahan eh. Totoo yan, meron na ng ano, alam ko yung tawag doon? Na simbahan, meron na yan. Oh, mga pari nila, yung mga pastor nila, mga bisexual. Oh, totoo yan. Ako mismo, nakita ko yan sa YouTube. May pastor sila. Ang pastor nila may asawang lalaki rin. Totoo yan. Ang katwiran nila, bakit sila lang ba yung may karapatan kami rin mga bakla, mga tomboy? Kailangan din namin, may karapatan din kami sa Diyos. Totoo naman yan, pero mali. Kahit pagbalibalik na rin mo yung mundo, mali. Then walang nilikhang bakla ang Diyos, walang nilikhang tomboy ang Diyos. Masakit, subalit ang katotohanan, masakit talaga, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Totoo yan, talagang masakit ang katotohanan. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan, diyan ka makakalaya. Amen! Glory! So another one, it's an absolute truth. The main majority of Christians are not wealthy. Yes. Are you with me? Amen. Hindi ako. Message. The majority of Christians are not wealthy. Rather, they are on the poor side. It was so in Jesus' day. It was true in Paul's day. And it should be true today. Glory! Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ano bang simbahan niya? Tignan mo. Ang hirap na sila. Tignan mo. Pero tignan mo. Hirap na. Yan tayo ang identification natin. Kasi ang kanila, hinugog kasi, alam niyo po yung mga tatawag na pang-reliyon, hinugog ang mindset ng pang-reliyon na pag mayaman na ganyan, blessed na blessed kayo ng Lord. Wrong! Hinugog ng reliyon ang mga Kristiyano na pagka marami kayo, mayaman ang simbahan nyo, blessed na blessed kayo. Wrong! Pag sinabi na kayo ay maraming ang iyong number, blessed kayo ng Panginoon, sinasamahan kayo ng Diyos. Wrong! Eh kung ganun pala, burahin na natin, putulin yung sinasabi sa Biblia, saan mang dalawa tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan siya sa nagkakalagitnaan, kung ang batayan ng pagiging blessed na simbahan ay maraming mga membro, mayaman ang pastor, mayaman ang mga membro, doon magiging blessed, wrong! Sapagat ang identification ng mga Kristiyano, doon pa man, sabi, He's the God, the same, yesterday, today, and forever. Noon ang mga Kristiyano matagumpay, ang ending ng kanilang buhay, persecution. This is the real truth. Ito ang identification natin. Pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Yes, amen. Meron at merong kanin at ulam sa atin na pagkailan. Puri, asin lang. Hallelujah.
Yeah. Uri, pag-uong laangan. Hanggat may tubig at asin, okay na yan. Yeah. Diba? In all things, give thanks to the Lord. Amen. Lord, pangkatawang lupa lang yan. Ang pag-interesan natin yung mga bagay na pang-eternal na nasa iyo. Na ibinabangon ng Diyos sa iyo sa huling panahon. Sabagat dyan ka kukunin. Amen. Hallelujah. Praise God. Rather they are on the poor side or it was so in Jesus' day. It was true in Paul's day. It is true. Should be true today. It is not too true today for the Laodicean age. Hindi yan totoo sa Laodicean age kasi yung Laodicean mayaman ito. Mayaman yung may 7 church ages. Yung pitong simbahan na kalagay sa Biblia from Ephesus to Laodicean, pagbabasahin mo yung Laodicean church, ito yung panahon natin. Yung mga simbahan na nagpapagandahan, pag maliit ka lang, minority ka lang, diyan ka lang. Iga-dominate kanila pag maliit kang simbahan. Pero walang po pwede makapag-dominate sa anak ng Diyos sa simbahan ng Panginoon. Wala. Walang po pwedeng humawak, walang po pwedeng magdukta sa denominasyon. Walang po pwedeng magdikta sa totoong iglesia at katawan ng ating Panginoon na mga nasa labas sa simbahan. Hindi kayang kontrolin ng anumang pong pangalang simbahan ang totoong gawain ng Panginoon sabagat ang kanilang control ay nasa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Yan ang nag-ooperate ang totoong salita ng Panginoon. Yan nag-ooperate ang totoong mga anak ng Diyos through the manifestation of the Holy Ghost. Amen! Hallelujah! Okay. So, hindi yan totoo. Yung mga sinasabi na ito, na yung majority sa mga Kristiyano ngayon ay, the majority Christian are not wealthy, hindi yan totoo sa Laodicean age, church age. Kasi ang identification nila, dahil sa kanilang pag-aaral sa Bible school, ina-identify nila kinakailangan maging mayaman, mapalago mo, maparami mo. Yun ang identification nila. Di ba? Kaya pagka, halimbawa, isang pastor, inassign sa isang maliit na simbahan, lalagay siya ng timetable dyan, kaya mapalago mo yan, maparami yan. Bakit ka mo? Para maraming offering. Totoo yan. Meron na simbahan ng organisasyon. Pag konti yung offering mo, konti rin love gift mo. Centralized pa yan. Pag sinabi centralized, lahat ng offering mo, papasok mo sa kanila. Then pagdating ng katapusan, dito ibabase kung magkakanya bibigay sa love gift. Halimbawa, maliit lang na simbahan, sa isang buwan, naka 700 ka lang. Ha? Kakatayin pa yan, babawasan pa yan para sa'yo. Kaya maraming pastor nagmamarketing. Maraming pastor pumapasok sa mga kung ano-ano mga business. Bakit ka mo? Para mabuhay lamang. Totoo yan. Hindi masamang magtrabaho. Hindi masamang kumilos para kumita. Pero remember, if God truly call you in this ministry, God is obligated Amen. To feed you. Yes. Obligado ang Diyos. Napakainin ka, ibangon ang gawa niya. Sabagat hindi mo gawa yan, gawa niya ng Diyos. Yan ang totoo, kapatid sa Panginoon. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng denominasyon. Kasi marami na sa denominasyon, pag wala ng miyembro, alis na yan, pipili yan, pupunta yan, hahanap yung organisasyon makakapag pasarap sa kanya. Halimbawa, ay dito, ang offer dito sa isang simbahan, malaki ito. Ang offer sa akin, pag 5,000 a month, dito 7,000. Ay, dito na ako 7,000. Tapos yan, mga kabatid, purihin ang Panginoon. Pero alam mo, isip sa kanya, naku, malapit na ang 7,000 ko. Oh. Diba? Ganyan, nag-uwiinog ang denominasyon. They are serving the Lord. But under the system of Satan! Oo, totoo yan! Diba, masakit ang katotohanan. Subalit ang katotohanan magpapalaya sa atin. Yes. Nangyari yan sa akin. Dahil ulitin ko, galing ako doon sa denominasyon. Pero nang nakita ko to, dito ko nagsimulang magtiwala sa Panginoon.
Whether meron o wala, babangon ang iglesia ng Panginoon. Sapagkat kanya yan. I-identify kanya sa ganyang sitwasyon. Amen? Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Is one of vast wealth where often the creation of spirituality is an abundance of earthly earthly. Kung tingnan niyo po, no? Ito po yung criterion po nila. Ibig sabihin, ito po ang kanilang pinaka-goal. Ito yung pinaka-core values nila na abundance of earthly goods. Mayaman sila. Vast of wealth. Sagana. Bulto-bulto ng kayamanan. Ano po ba? Ganyan sila. Kaya maraming mga organs yung malalaki. Pag nakita may maliit, oh, sige, alagaan kanila, pero kanila ka na. I-a-under kanila. I-dominate kanila. Diba? Kaya alam niyo, salamat sa Panginoon eh. Simbahan natin sa Kapulan. Nag-start po yun sa Kalapao. Nag-start po yun talaga sa tatawag na bukas ang langit. Bakit ka mo? Sa pagtingin mo talaga bukas ang langit sapagkat walang bubong ang ganyan. Bukas ang langit. Nagsimula doon talaga ang simbahan namin. Tapos pag sumandal ka sa poste, sabi ng buong simbahan gumaganon. Hindi ako nagbibiro, totoo yan. Pero dahil nga po, we are predestinated before the foundation of the world. Dahil nga po, yung iglesia ng lugar na yon ay pinili ng Diyos doon pa man. Wala pa ang langit at lupa, hindi pa yan kapulaan, wala pang Pilipinas sa mundong ito. Pinili na ang lugar na yan, malinaw na yan, na nakasaad, nakasalalay, o nakabisyon sa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Amen. Kaya sabi sa Biblia, we are chosen before the foundation of the world. Ibig sabihin, nakita ka na niya. Wala pa ang mundo, wala pa si Adam and Eve. Nakita ka na niya. Napili ka na niya. Hiniram ka na niya. Kaya nangyayaring ito, kapatid, sa atin ngayon. Alam niya na to. At alam niya yung bilang na aatin ngayon. Alam niya na yan. Na sa kaisipan niya na yan noong paman. Walang aksidenteng nangyayari sa mundong ito. Lahat ay base sa plano, disenyo, blueprint ng Diyos. Pati yung mensahe ngayon, alam ng Diyos na ito ang ibababa niya sa inyo. Amen. Alam niya yan. Amen. Okay. How rich the church is in goods, but how poor in the spirit. Diba? Ang yayaman sa panglabas. Ginto at pinak na sa loob ng kanilang simbahan. Iba't ibang seremonyas na sa simbahan. Pero yung mga kaluluwa, butot balat na lang. Amen? So let us arise in the presence of the Lord. Praise God. Tawagin ko po ang ating pong MC. Praise God. Before that po, mga kapatid sa Panginoon, okay po. Praise God. So, ito po, no? Andito si brother nga na, ikaw na lang po yung over to refer, okay lang. Okay po. Okay, si brother nga, ating mong MC si Brother Jojo, opening prayer po ako. Opening prayer si Brother nga, Lillian. Brother Lillian, may mong opening prayer. Hindi nakapag-opening naman po ako kanina. Then, present worship ko si Brother Junior. Ang MC po, no, si Brother Jojo. At Brother nga, Junior, ang inyong pong present worship. Okay, para po, ano, sweet. Dalawa lang po yung Brother nga, Brother Junior, in the sweet by and by, okay po? At saka yung katawag na, para po, makbangan niya po, makbuhan niya po. I surrender all. Okay. So, yan
yan po yung ating kanta, dalawa na naka-chat po ngayon. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid na si brother nga Junior mamaya. And of course, tatawagin ko po muna ang ating pong MC. Praise God. Brother Jojo, please proceed. Amen. Isang pangpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Huwag nagagalak muli na makasama kayo sa gawain ng ating Panginoon. Palutan po namin ang ating Panginoon bilang pag-anyaya sa banal na presensya. Palutin po natin ang as we gather. Kadi Apo Diyos nga kinaibag, hallelujah, kibirmi, sikaw Diyos, iti mang bendisyon. Apo Diyos, dawati king kaapo nga bawat may sakata kami, kita iti magsapa. Puno na kami, Apo Diyos. Iti ba na yung Espiritu Santong, may pariknam ka na kami, Diyos, hallelujah, iti ayam, iti may sakit may sakata kami, God. At si kaapo Diyos, iti agturay, hallelujah, iti na ito'y di mong Apo Diyos. Na si kaapo Diyos, iti mang itaulog ka na kami, hallelujah, kati pagayatan mo yung Diyos. May Apo Diyos, igyaman kami, Apo, kinaibang mo, ipanagayat mo, ibawat may sakala kami. Dawat, Lord, kibindisyon mo, hallelujah, na Espiritu Santo, Apo Diyos, iti pakilusin, iti na ito yung oras yung God. May Apo Diyos, igyaman kami, Apo, kinawat, ikaw, Lord, hallelujah, na iti sumarunong pa, Apo, programang Apo, iti na ito yung oras. Ano na, Apo Diyos, testimony, Apo Diyos, dawat, ikin ka, Apo,
Kasi ikaw, Lord, hallelujah, timangtid ka na kami. Itipig sa apo, hallelujah. Pamati mi tatlo, apo Diyos. Nagititestimony mi, nagitiayat mo ka na kami. Kating kami maipaduyat yan, apo Diyos. Hallelujah, nagita akin ang bag mo. Itipiak mi, God. Hallelujah, kasamat apo Diyos. Nagiting kantan namin, Lord. Hallelujah, nagito ang kanta. Kahit mayroon mo ikin ka, Diyos. Nasaan nga mayroon mo ikan na kami. Nagingkat si ka, Diyos. Di pagkairoon mo yan, nagito ay apo. Ano na, apo Diyos. Hallelujah. Iti sa om, apo iti tayo mabigat. Hallelujah. Ngayon ka mangigan, Lord, si kagadi apo Diyos, iti mang bendisyon. Kada kita na sa om, apo Diyos, isuda apo, iti maimula, iti puso. Tapno apo, balin kami apo Diyos, nga maipagay apo, hallelujah, rin umaysa kami apo Diyos, nga maalam apo, nga turay to apo, iti pagariyan. Apo Diyos, iti sa om, apo Diyos, iso iti pagbiyatan. Tawang sa bali, apo Diyos, hallelujah. Nga income pag kagayawan ni Diyos rin, no? Income pag hallelujah pagralman ni Apo Diyos, no? Di ka't nagigisawang Apo Diyos, agyaman kami nga rin Apo, iti kinimbag mo, iti panagayat mo kada kami Apo Diyos, iti na ito aksapa, hallelujah, tawating ka Apo Diyos, nga atag iti pakaribukan di bawat mesa kada kami nagdaman Apo, pakaribukan na. Hallelujah, si ka o Diyos, iti mangpaksyat ka na kita. Mabalik iti natin mga pisos, hallelujah. Kitihid mo, kada kami apo, iti konsentrasyon apo, iti ingkang panagdaydayaw, iti na ito'y nagsama. Lord, nagito'y apo, kaya iyawat na aming ka, salakat kami aming ka, pinuitan kami, pinuipaay may aming ka, nagito'y apo Diyos. Kasi kalaan apo, iti makaitkang apo Diyos, nagitin yaman apo, hallelujah, na apo, pagdandaralam iti panagbiyak. Apo Diyos, agyaman kami, iti kinimbag, kinparagayat mo, iti bawat may isa, iti dahil iti usapa. Nagiti Lord, isublik ti pamadayaw, kinparagyam yaman, iti napatid, kinasama itunay, anagan mo, apo si Kristo nga pumbi. Amen, Lord. Tayo sa ating gawain na kung saan awitan natin ang Panginoon na may masasayang awit. At tatawag ko po si Brother Junior na siya po naman sa ating sa pag-awitan. Amen? Amen! Thank you.
Tayo sa ating pag-testimony sa ating Panginoon. Amok na bawat may sa kadatayagin at dati naramitan niya po na nalimbag. Amen. So, amagap na rodan ang ideya at ating testimony na kinya po. Amen. 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 Amoyo kakapsat si Salman. Nasao ni Sister Tayo Jean Claire nga kuna na sikat ang worship pa po. Yung hindi sa napay nga ni Baga na siya ang worship. Awan pa yung matimarigrit na. So nga kuna pagpatasin na manong kuna iti kalaban. Yung kuna orian niya taramidang kanya itangal daw kunak. Sanak nga makayanan kunak. Tadakdakil iti panamatik iti Diyos ko kunak. Kaya so ti Diyos ngayon naklaan pagkamkamangan nga sa mga sika kunak. Tanong mapay perjan ti pinag-worship ko kunak. Yaman ti Diyos tadapay lang amang saplit kenta kunak. So dapo na apo kunak. Dahil dayawin kay ta kunak. San mo kumang itulong o Diyos ko na kasan masabalit ang worship ko na. San ka po na kapunak ni Sister Apit at tablang yung balangay ko na. Tatanang may lagamin yung baga ni Pastor ko na. San ka po na. Yaman ang diapo. Tanong ng paino at daling niya ay saksakitin. Ngayon kumamang ka ni Diyos. Sige na nga sa pinaka nulakit ni mamati ka ni Saul. Amen. Saan ka po nang agyaman at tako na ni Sister Atise kuna na saan ka garot nga maka litikan tatak bigat kuna na diyan ka po kuna tayo man ng tigyos din at desisyon kuna na mapangka kuna na anak tasikalaan mangilid iti babaeng iti nagagulosik ka kung ano pinapili nga matanggisago. So na po na praise the Lord kuna bantay tayo ka apo talag iti mariklik na kuna biglang inikat na tingga na ikata na pizza ako na so na po na nga naman ilitaw na siyempre tao lang tayo niya at dapat hindi numaminsan kumapoy kami hindi pa namati tayo so na po na ti Diyos kalbitin niya. Sa gabon na nga matay-dayaw niya po, taunay niya mapaspasama, umayman di ka matayan, agyamang kalatata ni Diyos, ang muna na si kakad inayayat na. Amen. Hallelujah. Salamat po. Amen. 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 Amen
Sino pa po mga kapatid ang may testimony sa ating Panginoon o handog na awitin para sa kanya? Amen. Good morning mga kapatid. Nabalik po kami. Amen. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kami po ay maghahandog awit, pero bago niyan, mag-share lang po ako. Sinagutan po ng Lord yung isa sa mga pinapunan. Though maliit lang yung nabagay, amen, pero ilang buwan ko po yun na ilang time na ipinagpili sa Lord. But then, kagabi po ay na-receive ko na. Yes. Alam niyo po ba ako yun? kagabi po ay nakareceive po ako ng message na nabigyan na po ako ng scholarship para sa Voice Artist Program. Yes. So, malaki po yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil ilang upan po ako na nag-audition, na-accept na application, pero nare-reject. Kumbaga, tumating na po ako sa punto na baka hindi talaga para sa akin yun. But then, sabi ng Lord, huwag kang sumuko. Try again. So kagabi, nag-try po ako na mag-send ng audition clip. And then, after 5 minutes, naka-receive na po ako ng message na nag-grant po ako na binibigyan na po nila ako ng scholarship. Amen! And thank you, Lord. Hindi pa magtatagal ang Panginoon, ay malaki din po ang medyo tulungon sa amen. Aking pamilya. Amen! At ngayon din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kagalingan na binibigyan niyo po sa amin sa mga pag-iingat, sa financial. Though on and off po yung talagang trabaho mo dahil sa pandemic pa nga hanggang ngayon. But then, ang Lord ang nag-provide, amen. And then, yung kapatid ko po na nadistino sa Batangas, last week, meron po silang katrabaho na positive sa COVID. Nakasama po nila sa bahay. So after 4 days, tsaka lang po nila in-isolate yung nag-positive na dahil meron siyang sintomas and then kinonfine nila. And then after mga ilang araw, nag-text po sa akin yung kapatid ko, sabi niya, mag-iingat kayo dyan. Kasi talagang dumadami na yung cases, kaya hindi talaga biro. At feeling ko positive na rin ako, sabi niya. Kasi meron po siyang mga sintomas na sinisipon, kaya nanghihirapan po talaga siyang makinga. Sabi niya, never ko pa naranasan ito. So, feeling ko lang, sabi niya, siguro sa sinus ko lang. But then, alam ko po na ang Lord ang siyang nagpagaling na at kurando pa rin sa thank you, Lord. Kapatid namin na nasa malayo. Amen. So, gusto po namin maghandog ng awit. Amen. Ang awitin po na ito ay I don't have a prayer without you. Dito ko po na napatunayan na wala tayong panalangin kung wala ang Panginoon. Amen. At wala rin sasagot sa ating mga panalangin kung wala rin ang Panginoon. Amen. Thank you.
salamat sa inyo. Thank you.
Sino pa yung absent eh, ating testimony? Sana kung saan kanta na kasapinan tayo na kinapi verse. Kapsap, may testimonyo po iti imay pagsubot iti biyak ko kapsap iti duwa na tumunggong iti ating ngayon kapsap na iti muna nagguri-gura iti naimbaga kung may manan iti uyak na uray lang kapsap anjak nga muno anjak aramido tamok adi nga may iti marami sa tingyak kulis tamok kapsap talaga nga ipangkon tahan ang makaaral sa pastatik yung punat ako kanya titi plano ni titiak ko punat isuko pinta ako titiak ko tawag ti mabalin ko punat kung iti kap kapali ko ingka pagtuturong punat amuyo punat na pagtuturat ibagada na kugit baka isupayo iti makataya agyaman na kanya ako tao rin nagagod ipagsuko titiak ko punat salamat ako ta aga akpay na ang tatawag na hindi ko maran, ati maran ako, ginato naman ang titi mata, kapsa, hindi na kumanan. Kuna, ako, nagagod, ipagsuhok, pinag ko, anong tao ko, di nagkorporarap, pinta ko na. Ganyaman ako, nagkorporarap, pinta ko na, tatawalin na ako. Ang yaman ang kini ako, taurin na nagagod, in my pagsuhok, pinag ko, nakaumaya kita na Domingo, nagduwayo sa lumatay tayo, di ako. Salamat. Masasama ko sa Panginoon dahil lang saya kasi sabi nga kahit na buti, kahit na alam mo na yung time na nakakainis talaga yung karantay niya, alam mo. Dahil siyempre nakawala ka lang kasi nila, tapos siyempre iniisip ko yung trabaho. Oh. But praise God kasi sabi nga po yung inis natin nagiging tinatawag na turn it into love. Yung inaano mo yung tinatawanan mo na lang kasi buti nga sinundo po kami ng tatay namin.
dahil talaga nga, no, dahil ano po kami, tatlo kasi bawal po yun sa amin po kasi yung tatlong angkas. Dahil nga siyempre, na, nag-MG, nag-GCQ po sila doon, kaya nandito po kami yan para pakipag-fellowship. Pero napakabuti ng Panginoon dahil po sa kabila po ng ganun nangyari po sa amin, eh, sabi nga, lahat po ng bagay na nangyari sa atin, isipin natin, blessing po yan kasi yan, amen. Kahit anong problema dumating po sa buhay natin, isipin natin na blessing po yan. Huwag natin isipin yan palagi dahil kapag inisip natin yan, magubuwang lang tayo mga kapatid. Amen. Talagang maiisip na natin na puro problema na lang yung dumating sa buhay natin. Sabi nga ng prophet, di ba? Sabi nga, stay lang tayo sa line. Kasi sa pag-stay natin ng line, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. As long as sabi nga, kinakapitan natin ang kanyang salita. Amen. Kaya po, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil po sa kabutihan po niya sa aming pamilya, doon na siyempre, ginawan po, hinihintay ko sa inyo, talagang nagkakaroon po ng financial breakthrough. Kaya nagtataka na lang kami sa Panginoon, bakit saan kami binibigyan ng Panginoon, kung ano po yung mga pamaranan ng Panginoon para kami po ay magkaroon ng pagkain. Nagpapasama niyo sa Panginoon dahil po, sabi nga po, gumagawa ang Panginoon in a mysterious way. Yes. Amen. Kaya po, yun, pahawakan na natin kanyang mga salita. Alam ko po na lahat po ng mga mananampalataya ng Panginoon, hindi niya pabayaan. Amen. Kaya yun po, napabuti ang Panginoon. Sino ba po mga kapatid ang may testimony sa ating Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, narito muli ako na nakipag-isa sa kaway ng Diyos. Praise God. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil narito ako dahil sa kabutihan niya na tuloy sa amin, sa aming mga pamilya, mga kapatid ko, hindi na kami hiniwang ito, pinababayan ng mga kapatid. Amen. Ang mag-testimony ko kahit masakit sa amin na mawalan ng ama kasi pasakay lang yung father ko noon, hindi na talagang nakaburol. Pero alam ko, bago na matay ang ating ama, nanalangin ako noong gabi ng Miyerkules. Tapos, pagkatapos kong nalangin talaga yung mga kapatid, nagpakita sa akin na, sabi niya, nagpalaw sa akin na sabi niya, awin, uwi na ako. Tapos nakita ko ya, na umakyat na, na puti lahat ang kanyang damit. Kaya sabi ko, alam ko na na, ang aking ama ay kinuha na ng Panginoon. Amen. Na sa piling niya na, hindi masakit ang aking galuban na, kahit gano'n, hindi namin nakausap ang aking ama, pero alam ko, masaya kami mga kapatid na natanggap namin na siya ang ating ama ay nasa piling ng Panginoon. Hindi na naghirap, hindi na, sabi ng kapatid ko na nakatira sa kanya, na hindi na naghirap, nakakunan lang po, Amen. Salamat sa Panginoon dahil lahat po siya nagbibigay ng aming kalakasan at sa mga lahat ng aming pangailangan dyan po sa buhay ng ating ama. Siya po ang nagbibigay kayo, sabi niya, God will provide you. Amen. At pasalamat sa Panginoon sa mga ganito, sa kabutihan niya sa amin. Silang ating pasalamat sa Panginoon. Amen. 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 Sino ba po mga kapatid? Amen. Amen. Good morning sa ating lahat. Ako din nagpapasalamat sa Panginoon kasi yun, sa mga blessings na aming natatanggap. Tapos, laking pasalamat sa Panginoon kasi siya aking magaling na siya kasi last week nung nag-swimming tayo is madaling araw, ang taas po ng lagnat niya. Tapos, inaumagaan po, nanginginig siya. Tapos, more than one week, hindi siya nakakain ng masado. Tsaka, sabi nyo, nanghihina, putok balat na siya nun. Then, sabi ko kay Mrs., may dala na natin sa ano, sa, yun, papacheck up namin. Then, sabi naman ko, huwag na baka sabihin COVID daw.
Kaya yun, nag-try na lang kami, then inainom namin ng mga medicines yun. Yun, salamat sa Panginoon kasi yun, ngayon, bangad na siya ulit, malakas na siya ulit. Yun. Ang hirap pa siya, nakikita yung baby mo na ano, na nahihirapan yun. Hindi na masabi kung anong masakit sa kanya. Yun. Kaya yun, papasalamat ko sa Panginoon kasi kahit may sakit, yun, hindi pa rin niya kami pinapabayan. Tsaka, may kwento din ako na may nag-email sa akin about may ma-receive daw akong $2.5 million. Oo. Tapos, sige, sinend ko naman yung details ko na kasi, tapos last Friday ba yun? O, yung Friday, tumawag na yung ano, yung cargo na andito na daw po yung ano, yung cargo, yung pera na nagpapadala. Tapos, sinabing, magpadala ka ng 15,000. Sabi ko, ang laking pera nun, sayang kung totoo sana yun. Siguro, nyawan-nyawan ko na yun. Pero, alam ko, gumawa na mo para hindi ko ibigay yung 15,000 na yun. Kasi talagang kung titignan po, totoo siya. Pero, naniniwala ako si Lord na yung nag-provide sa amin para doon mga pera. Then, patuloy niyo po ang pag-pray sa pag-biyahe ko, ganun. Kasi, actually, 2 weeks na akong na-delay. Kasi nga, lockdown ng Manila. Di pa ako nakakabiyahe. Sana matapos na itong lockdown. Then, matapos na yung lockdown sa Manila para makaalis na din ako. Yun lang po, tinabalik ko ang matas na pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sino po mga kapatid? Kung wala na, ako na yung mahuhuli. Amen. Ito itong pagkakataon na ito na pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Sa kanyang kabutihan sa aming buhay sa araw-araw. Amen. Pero pasalamat ako kasi hindi na kami pinapabayaan sa aming loob ng bahay. Ganito yung sitwasyon na maraming balita na kumakalat na yung mga pagpapot sa pagpaparestoran ng mga tricycle namin na hinihigpitan na mga kapatid. Pero napasalamat ako kasi andyan siya para siya yung manguna sa amin na sa aming buhay. Amen. Amen. Napapasalamat din ako sa Panginoon kasi patuloy niya kaming ginagabayan sa pang-araw-araw. Napapasalamat ako kasi yung nangyayari sa akin dito na nagagamit ako ng Panginoon is blessing to para sa akin. Amen. Kaya napapasalamat ako sa kanya dahil siya lang yung tunay na Panginoon na hindi nang iiwan kahit na isang pagsubok ka man mapunta, anumang mga problema yung dumating, andyan pa rin siya sa aming buhay. Kaya napapasalamat ako sa kanya kasi nakilala ko siya sa aking buhay. Kung wala siguro ang Panginoon sa aking buhay, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Kaya napapasalamat ako kasi merong totoong Diyos na kumikilos sa aking buhay. Totoong Panginoon na andyan palagi para gabayan kami sa araw-araw. Amen. Amen. Kaya binabalik ko lahat ng patuloy at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay ng offering. Amen. Amen. At we bring the sacrifice.
gagawin din ko sa po para na sa pangalan sa ating offering. Panginoon, manalangin. Lord God, doon na sa lahat, tinataas ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa offering na naipon ngayon, Panginoon, na may magamit ito sa iyong hanap, Lord God. Sa mga kamay na nagbigay, Lord God, pasaganahin mo po kanilang hanap, buhay, trabaho, Lord God. Upang nagsalamat, Panginoon, may bigay sa iyo ang nararapat, Lord God. Papasalamat po kami sa iyong blessings na patuloy na tinagkakalord sa aming mga buhay, Lord God. Pinabalik ko na po ang pinakamatas na pupunit po sa mga kahit paalit ni Jesus Christ. Amen. Amen. Bahagi po ni Kristo. Okay, Psalms chapter 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with garments of salvation. He hath covered me with robe of righteousness, as a bridegroom deck himself with an ornament, and as bride adornment herself with her jewel. So, dito kapatid sa Panginoon sa Book of Isaiah ay nagpapahiwatig na po about po sa bride. Amen? And the groom. So, kaya kapatid sa Panginoon, ako po ay naniniwala na dito pa lang sa Book of Isaiah, starting from chapter 9 verse 6 ay ipinapakilala na po dito yung kabuuhan no ng redemption o redemptive plan ng ating Panginoon. Amen? Patungkol po sa kapanganakan ng nobyo. Amen? Amen. Upang kunin po at balikan ang kanyang nobya. Amen? At gamitan po ito ng marangal na kasuotan. Okay. Gusto po mag-quote muli, no po? Sabi dito, no? We are part of Christ. Tayo po'y bahagi po ni Kristo. Amen? Naniniwala ba kayo? Amen.
na tayo po ay bahagi ni Kristo. Amen. At tayo kaya po tayo po ay kay Kristo. Just as Sarah was part of Abraham, for we are the bride of Christ. Amen. And we people who's born of the Spirit of God ought to make up, to wake up rather, but get out of our sin and watch for the supernatural sign of the coming of the Lord Jesus, His sign that He promised. So, mga kapatid sa Panginoon, alalahanin po natin, we are part of Christ. Amen. Kung papaano daw po si Sarah ay bahagi ni Abraham, ganyan din po tayo. Amen. Kung paano si Eve ay bahagi ni kung paano si Eve ay bahagi ni Adam, ganun din po tayo. Bahagi po tayo ng ating Panginoon ni Kristo. At sabi nga po dito, for we are the bride of Christ, tayo po ay ang nobya ni Kristo, ang katawan ni Kristo, and we people born of the Spirit of God. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ipinanganak po tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Ito po ang nagiging parte kung bakit tayo naging bahagi, bahagi ni Kristo, sapagkat tayo po ipinanganak ng Diyos. Amen? At ang sino man daw pinanganak na ng Diyos ay hindi na kailanman nagkakasala, sapagkat ang kanyang Espiritu, amen, ay nananalagi sa kanya. Amen. Praise God. So another one. Praise God. Christ is my sacrifice. Romans chapter 6 verse 10. For in that he died unto sin once, but in he lived unto God. Okay. So, siya daw po ay namatay na minsan. Amen? Sabi yan, but in that he lived, siya nabubuhay sa Diyos, sa God. Amen po ba? Quotation po muli tayo para mas makakuha na po natin to. Kasi actually, magkakaroon po tayo ng changing po ng topic po sa susunod na po. And Christ died in my place when He was slain before the foundation of the world. Naniniwala po ba kayo na before the foundation of the world, before Adam and Eve, nakatay na po yung tupa? Amen? Sabi, Lamb slain before the foundation of the world. Amen? Sabi nga nun, tupa, amen, na nakatay bago po ang sanglibutan ito. In other words, before the foundation of the world, nakahanda na yung hain niya. Amen? Para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga nun, Christ died in my place when He was slain before the foundation of the world. My name was put on His book as a Christian. Ayan na po. Kaya di po ba, tandaan niyo po sabi sa Bible, meron pong, sabi, maraming aklat daw po, books, many books sa heaven. Pero meron pong minention na dalawa, ano po yun? Book of Life at saka Lamb's Book of Life. Aklat ng kordero at aklat ng buhay. So lahat ng mga, sabi nga nalo, babalikan ng nobya ng ating Panginoon ay nakalista ang pangalan saan? Sa aklat ng kordero. Kaya sabi nga lang, my name was put on his book as a Christian. Amen? Yung aklat na to, Lamb's Book of Life, ang sabi po nga nito, ganito, Christ died my death, Christ is my sacrifice. Amen? Sorry po. So kaya nga po, si Kristo daw po namatay, Christ died my death, sa aking kamatayan. Amen? Kaya totoo po yun, sabi sa Bible, tandaan niyo po, no? Wala nang kapangyarihan pa sa atin ang kamatayan. Amen? Maging ang pintuan ng Hades o yung impyerno ay wala na pong kapangyarihan sa atin. Amen? Sapagkat yung Hades, ito po yung impyerno. Kaya nga po, at the end of the line, sabi ko noon, yung Hades o yung hell ay itatapon din po mismo sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya yung namatayan na po, sino po yung namatayan? Sister, ano? Condolence po. Actually, pwede na sabihin sa papa niya na, good night. Good night. Kasi lahat ng mga Kristiyano, tandaan niyo po. Actually, para sa atin po ng mga message believer, ang kamatayan po ng message believer, ng mga mananampalataya, ay isang tatawag goal. Bakit ka mo? Sabi sa Bible, kinakailangan mapalitan yung nabubulok ay pinakailangan mapalitan ng hindi nabubulok. Amen? Amen? Oo. Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi, wala pong terminology yung Kristiyano, walang terminology na death.
kamatayan. Bakit kamo? Kasi death speak about separation to God. Totoo hindi? Ang kamatayan, ito daw po'y natawag na naghihiwalay. Ito po yung paghihiwalay ng tao sa Diyos, yung kamatayan. Amen po ba? Kaya yung Kristiyano, ang ibig sabihin po yan, natulog lang. Parang ang mga namamatay naman kasi parang natutulog lang yan. Totoo yan mga kapatid. Parang, halimbawa, kung pag nasaksak, parang alam mo yung habang nalalagutan siya hininga physically, pero yung kanyang parang, ayan, natutulog lang siya. Ganun lang po yun. Amen? Pero ang masakit niyan, pagdilat ng pag-alis, pag-separate ng soul, ng kaliluwa sa katawan, saan siya patungo? Dalawa po yung patutunguhan. Amen? Actually, totoo po yun. Pag ang isang Kristiyano namatay, sa Panginoon na siya. Amen? Pero the truth is, hindi pa niya makikita personal ang Panginoon. Yes. Sapagat bago po makita niya, sabi nga nun, sa rapture, darating ang Panginoon. Sabi, yung mga nangamatay muna, yung mga nangaunang namatay, sila yung unang la-line up. Sila yung unang-unang pipila. And afterward, nakapila sila, lahat tayo mga buhay pa ay kukunin at aagawin at sasama rin sa pang-line up. Kaya when the roll is calling yonder. Amen po ba? So ito po yung totoo. Pag namatay po ang isang Kristiyano, hindi po niya agad-agad makikita ang Panginoon. Ilalagay muna siya saan po yun? Hindi po sa purgatory, hindi po sa kung ano-ano mga pangalan, pinapangalan, hindi po kundi sa paradise. Doon sila nakalagay. Bakit ka mo? Ano sabi sa Bible? Today I will be with you in paradise. Binuksan nung namatay ang ating Panginoon, physically born, natulog siya, kanyang, sabi niya, binuksan niya yung paradise para lahat ng mga saints, ha? Na mga natulog, dadali niya roon. Then yung mga namatay naman, na mga makasalanan, yung mga talagang namatay, nang walang Diyos na kinikilala, doon sila sa hell. Yan ang katotohanan. Dalawang patutungan, wala po yung kaliluwang gala. Kasi meron mga naniniwala, kaliluwang gala. Meron mga fallen angel gala. Totoo yan. Yung mga deceiver po, yung mga fallen angel, yung mga nagkasalang anghel, sila po yung mga deceiver dito. Amen! Sila yung mga crony ni Satan, yung mga nakuha nga, yung mga nadaya ni Satan doon sa realm ng God. Kasama niyang naibagsak dito sa lupa. Amen? Yun po yung gano'n. And then, sila po yung mga deceiver. Sila po yung manlilang. At yung mga mandaraya, hindi yan magpapakita sa'yo na may buntot at sungay. Ang mga mandaraya magpapakita sa tao, isang napaka-unresistable. Hindi mo kayang matanggihan. Doon nagpapakita yung imahe ng Diablo. Ano yan? Kayamanan. Ha? Karamihan, ha? Kasaganahan, ano ba? Yan yung espiritu ng Diablo, diyan yan ang kanyang pangunahing gamit na bandaraya. Kasi likas sa physical na tao ang hangaring pagkakasarili. Kaya totoong sinabi sa Bible, walang matuwid ni isa. Sapagkat yung natural birth, wala talagang makikitang mabuti at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ito po yun. Diba? Ito po yan, mga kapatid. Yung mandaraya. Ito yan, nadaya. Amen ba? Speaking lies. Kasi lahat ng tao nakapagsimaling. Amen? Sinabi sa Bible, the seek the Lord. Lahat yan, nagsisinungaling ng tao. Kaya walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon, kaya tayo naging karapat-dapat because died place Christ died in my place. Amen? Namatay si Kristo sa akin, sa kalagayan ko. Dito tayo naging karapat-dapat kay Jesus, sa God. Amen? Sapagkat nasumpungan tayo dahil sa kamatayan ni Jesus. Amen? Kaya yung kamatayan na ito ay napagtagumpayan na ng Panginoon ni Jesus. Kaya wala nang isting, wala nang kamandag sa atin ang kamatayan. Kaya pag merong namatay na mga Kristiyanong mga totoo, tandaan nyo, good night ang sabihin nyo.
Good night, tatay. Good night, nanay. Good night, anak. Good night, usap so far. Good night, pastor. Good night, lahat yan. Good night. Walang kamatayan. Walang terminology na kamatayan. Death is think about, sabi nga, separation, total separation. Saan? Sa grace, mercy, and blessing ng Lord. Tatlo yan. Amen? Yan ang total separation. Kaya nga, sabi ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun yun. Kayong kamatayan, yan po yung tatawag na lugar na kung saan ang kapalit ng kasalanan. Yan ang kabayaran. Yan ang bunga ng kasalanan. Yung kamatayan. Kayong kamatayan, sa mga Kristiyanong totoo, hindi yan talaga kawalan. Kundi yan po ay isang assurance na pagdating ng dakdang panahon, magkikita-kita kayo. Di ba? See you soon. Di ba? See you soon. Malapit na, malapit na. Kaya enjoy the suffering. Totoo yan, kapatid, no? Enjoy natin yung ating paghihirap ngayon sapagkat pagdating doon, hindi mo na maranasan ang hirap. Amen. Enjoy na ang hirap dito. Last na yan. Final na yan. Kasi pagdating doon, walang, hindi mo alam ang ibig sabihin ng lungkot. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng lumbay. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng kung may utang. Hindi mo alam yon. Hindi mo alam ang ibig sabihin na nagkakasakit, may COVID, wala doon. No? Oo, wala doong computer, wala doong cellphone. Ah, enjoy nyo na meron kayo dito. Kasi suffering pa yan, enjoy nyo yan. Amen. Amen. Sapagat dyan tayo, sabi ka lang, tayo maligayang maligay sapagat darating na ang pagkakataon na makikita natin ang mukha ng ating Panginoon. Amen! Amen. Kaya sabi ganun, siya doon magpapahid ng ating luha. Kaya nga luha eh, kaya nga may luha kasi suffering dito! Yes. Walang luhang papahiran pag hindi ka nagpapakasakit dito. Kaya lahat ng mga miyembro, no? Ng message nila na puros problema talaga. Salamat sa Panginoon sa nangobig ang problema. Totoo yan! Bakit ka mo? Yan tayo nakadesign. Kaya sinabi ka ganina, majority ng mga message believer, majority ng mga totoong Kristiyano na sa ilalim ng paghihirap at mga persecution. Totoo yan. Oo. Kasi sumasalami naman yan sa Biblia eh. Walang bago sa Biblia. Lahat po yan ay gumagana. Pabalik-balik lang. Amen. Sa paningin ng mundo, talo ka. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw po yung tagumpay. Amen? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, your ways is not your ways. My thoughts is not your thoughts. Amen po ba? Sabagat yung tagumpay sa mundo, ito po ay kalubihan sa paningin ng Diyos. Kung ano ang tagumpay sa Diyos, kalubihan sa mundo. Yan ang katotohanan. Amen po ba? Diba? Kaya kapatid sa Panginoon, no? Huwag na ba sana mangyari na may humamak sa atin. Nagawain natin. Huwag na ba sana mangyari. Alam mo kung bakit? Kasi magiging partaker sila ng paghihirap. Ito yan. Kaya sabi sa Bible, anuman ang ginawa niyo sa maliliit na ito ay sa akin yung ginawa. Ulitin natin, sabi sa Bible, anuman ang ginawa niyo sa maliliit na ito, sa akin yung ginawa. Yung maliliit na ito, small group. Hindi paramihan kasi, kapatid. Hindi po, ulitin po natin, balikan natin kaganyan na, hindi niya re-recognize na blessed ang isang simbahan pag maraming miyembro, mayaman ang simbahan, hindi yun ang totoong blessed. Hindi yun totoong blessed. Iba yung sinasabi ng Biblia. Iba yung sinasabi ng doktrina ng mundo at sa doktrina ng Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, mapalad ang that whether two or three gathered in my name. At saka ayong kahira, sabi sa Bible, huwag niyong pagtakhan ang mga pagsubok na inyong dinaranasan. Ibig sabihin, natural na yan sa iyo. Amen? Dahil pati mga mananampalataya, nakaranas din yan yung unang panahon. Amen po ba? Okay. Christ died, my death. Christ is my sacrifice. And God could not impute to me sin anymore. Amen? Amen. Hindi na bibilangin sa akin. Hindi niya na makikita ang kasalanan ko. Amen po. Sapagkat meron nang namatay. May nauna na maghandog, magbayad sa iyo at sa akin. Amen po ba? Sabi
sa Bible, walang karapat-dapat ni sa lahat ay nagkasala, lahat ay hindi karapat-dapat sa Panginoon ng Panginoon. Pero tayo naging karapat-dapat dahil may namatay sa atin. Amen! Amen. Yeah. Mayroong pumalit sa ating kamatayan at bilayaran ang dugo natin. Amen po ba? At ang dugong pinambayad, dugong hindi galing sa tao, kundi dugo na galing sa Espiritu. Amen. Kasi yung dugo ni Jesus Christ, hindi yan galing sa tatay at nanay. Dugo yan galing po sa Holy Ghost. Amen. Then ang naglimlim sa kanya ay ang banal na Espiritu. Tanda nyo, walang taong pupwedeng maging tagapagligtas. Kaya pagsasabi ng tao na si Jesus tao lang yan, eh hindi yan pupwedeng maging tagapagligtas. Walang taong tagapagligtas at walang taong naging Diyos. Ha? Walang taong naging Diyos. Totoo yan, walang tao. Pero ang problema, marami mga tao, pagkatapos i-canonize, ginagawa ng santo. Pwede ng luhuran, pwede ng hingi ng tulong, di ba? Meron isang napakalaking organisasyon, di ba? Kinakailang pag makita nila, ay nako, ito banal ito, marami natulungan ito at may himala ito, tatlong himala ang ginawa nito, o sige, i-canonize na natin. Pag sinabing canonizing, ibig sabihin, binibindicate nila at dinagawa nilang santo. Pagka na-canonize na nila, kung pwede nilang itayo sa isang lalagyan at pwede nang sasabitan ng bulaklak, pwede nang lagyan ng sampagita, pwede nang dasalan, pwede nang luhuran, pwede nang hingin ng tulong. Yan ang ginagawa. Maraming mga tao ginagawa, nagpo-produce ng mga santo. Amen? Naniniwala ba kayo? Na yung tao, ang tao nagpo-produce ng santo? Pero ano sabi sa Biblia? Sabi ngayon, no? For the perfecting of saints. Ibig sabihin yung santo, hindi na siya, pag sinabing santo, hindi siya po pwedeng luhuran. Pag nating santo, hindi niya po pwedeng alayan ng dasal. Hindi niya po pwedeng kantahan o ano pa man, isambahin. Pag nating santo, hindi niya po pwedeng sambahin. Alam mo kung bakit sabi sa Biblia, saint should be perfect, ipe-perfect pa. Santo na, ipe-perfect pa. Yan ang malinaw. Ang santo, pag sinabing santo, tayo ang santo. We are the saint of God. Why? Lahat na mga ipinilang ng Diyos na bahagi ng mensahe, salita, yan ang mga santo. Pero, santo in category, sa title, pero kinakailangan ilapat pa ang katawag na perfection. Yan ang katotohanan, sapagkat sabi po yan sa Biblia. Amen! So, let's continue. Okay, when they that are born of God does not commit sin, for he cannot sin. In the Old Testament, each year there was a remembered of sin. But Christ, by one sacrifice, he has perfected forever. Isang sakripisyo lamang. Tingnan nyo po, sa Old Testament time, tingnan nyo po, yung tinatawag na mercy seat, yung may connection sa ating pag-aaralan ng every Wednesday, yung mercy seat. No? Kinakailangan yearly, kinakailangan may dugo dyan. Kasi pag mawala ang dugo dyan, yung mercy seat magiging judgment seat. Amen? Pero hanggat merong dugo pa na kumakatawan sa luklukan, maging luklukan niya ng awa. Mananatili ang luklukan ng awa o yung mercy seat. Amen? Pero pag once na tumayo na yung luklukan ng awa, sa luklukan ng awa, tumayo na ang pinagmumula ng dugo, which is Christ. Yung luklukan ng awa, magiging luklukan ng paghatol. Yan ang malinaw. Amen? So kaya po, tinatanda niyo po, no? Yearly sa Old Testament, kinakailangan po yung tatawag na dugo. Pero, by one sacrifice, si Jesus, he has protected forever. Tapos na. Na-settle niya na. Sa pamamagitan ng isang sakripisyo na kanyang inaray, na-settle niya na lahat ng kailangan. Amen? Kaya malaya na tayo ngayon na nakikinabang sa kanyang salita. Let us arise in the presence of the Lord. Amen. Let's sing the song even so. Thank you, Lord. Amen. So, sa pagkakataong ito ay hihingi tayo ng blessing. Blessing, not material thing. Blessing na siyang magiging gabay natin
sa hamon ng buhay. Remember this, paglabas natin dito, andyan na naman yung problema. Hindi mawawala yan. Pero I am rest assured, sapagkat tayo po ay pinunuyan ang kanyang salita, we have the great armor. Amen. Meron dakila tayong armor sa ating kagawa, which is the word. Amen. Amen. At kailanman hindi kaya tayong talunin ng mga pagsubok. Tumayo sa gitna ng mga persecution, tumayo sa gitna ng mga kahirapan. Kaya aming Ama, batid mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak, kaya narito ang iyong lingkod upang patuloy pong itaas ang pangangailangan ng bawat individual. Panginoon, salamat sapagkat hindi mo kami hinubog para po sa kayamanang panglupa, kundi hinubog mo kami para sa kayamanang panglangit. Kaya Panginoon, habang kami po ay narito na kadamit na panglupa, dalangin po namin, Panginoon, na sama-sama kaming bigyan ng pagkaloba ng aming mga pangangailangan financially, sa aming pong mga physical na kalusugan na kailangan, sa aming daily necessity. And Father God, we pray na magpagaling ka rin po sa lahat ng mga karamdaman. Lord, we are rest assured, O Lord, hallelujah, na kung kami may po idadamo sa karamdaman, hindi po ito ang magiging dahilan upang huminto ang aming buhay. Sapagkat kayo, Panginoon, ang siyang may kapangyarihan upang makapagpatuloy ang aming pong paglilingkod sa iyo, makatayo kami sa iyong kapurihan at para sa iyong karangalan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito, ang tabernakulong ito, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga tumatayong leader, mga tagapanguna sa gawain ito, Panginoon. Lord, iayos mo ang aming mga pananampalataya, iayos mo ang aming mga pag-unawa sa iyong salita, Panginoon. Alisin mo kami, Panginoon, sa mga bagay
na mga aral na pangrelihiyon, Panginoon. Alisin mo kami sa mga bagay na kung saan ay makikita lamang kami, ma-identify lamang po kami sa simbahan. Lord, alisin mo kami diyan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na hubugin mo ang aming mga buhay pananampalataya sa sakdal na kapahayagan mo, Panginoon. Salamat po, mapagpalang Diyos, sa lahat ng mga biyayang ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, nakataas po ang aming mga kamay upang patuloy, Panginoon, na humingi na iyo po, Panginoon, kong basbas at pangunguna. Pagpalain mo kami, Panginoon, hanggang sa dumating ang nakdang panahon ng aming pakikipagtagpo sa iyo ng personal muli, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng kagangalan, pagpun pa sa salamat, in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord.